Lolo mo siya doon, di ba? Lolo ko po si Sir Eddie Garcia, and truly it's a sad moment for the whole industry. And si Sir Eddie po kasi, very professional po siyang katrabaho, and pag nagbigay po sila ng call time, mga 30 minutes before or 1 hour before, andun na po siya. At kahit isa na po siyang veteran actor and marami ng recognition, he's still down to earth and very humble. Kaya napaka lungkod po na nawala na po siya. May eksena kayo together, di ba? Yes, meron po. Anak ka ni, Miss Aiko. Oo. Ikaw binakipag-away sa school? Yes. Yes. Binabuli-buli. Oo, dahil bading ang lolo mo. Yes. Nakausap ba kayo? Ni Sir Eddie? Oh, between takes? Between takes, not so much. Kasi po, we had very little time together. I think one scene lang po yung nagkasama talaga kami. And, pero yung mga press preview po, nakausap ko po siya. And very, very nice. Very nice. Ano yung isang bagay na hindi mo makakalimutan na sinabi niya, or may advice ba siya? Na-observe ko po is... Yun nga po, kahit napakagaling niya pong actor, ang tagal niya na pong umaarte, hindi po siya maarte. Parang, hindi maarte. Opo, hindi niya po kailangan ng hindi ibang tao. Primadonna, ganun. Hindi po ganun. Hindi po siya reklamador. Very professional. Very professional po. Saka, di ba meron siyang, ugali na ano, yung damit niya, ano, kailangan laging nakaplan siya. I'm not sure with that. Hindi. I'm not sure pa. So at least Noel, kahit batang actor ka, kahit once nakatrabaho mo. Opo, I feel, kaya nga po, I feel blessed and very thankful. So ikaw ba pag nakikita mo ngayon kung gaano kamahal, hindi lang ng taga-industrya si Eddie, kundi buong Pilipinas, di ba parang ganun kahalaga din yung trabaho? Naiisip mo ba yun? Opo, kasi nagagawa niya po yung gusto niya gawin is to entertain people and to make people happy. Tapos, si Tito Eddie, magaling na actor. Ikaw sa kickboxingero, galing-galing din. Thank you po. Dito ba yung galing mo, ganun din halos sa kiko?